So para sa blue side, yan ang SGD Omega at sa red side naman ang SunSparks. Yan mga kaibigan. So tingnan natin dito, Ling has been banned out for the side of SGD or SGD Omega. Tingnan natin naman ang magiging ban for the SunSparks. Best of 5 to ha. At lagi tatandaan, 1,000 shares will be given out. 1,000 diamonds. So your kanina, hindi ko napansin kung ilan na. So, madami ka. Tsaka madami. Oo, marami yan. Tsaka meron nga pala tayong poll, mga Bestie Wap. So, kung sinong gusto nyo manalo sa ng season, kung ano season na to. Basta, dami na eh. Isang taon na kami maigit. Isang taon na yung Just ML, no? Tapos kada buwan meron eh. Na tournament, oo. Pinalitan pala, Just ML tournament pa dati. Oo, Just ML League. Just ML League. Bago naging Just ML Cup. Diba, napakatagal na. So, di na namin alam kung pang ilan na to. Sabihin na natin for January to. For January or February, yung mga kaibigan din natin sino magcha-champion this time. Dahil ang defending champion natin, si SGD. Oh, tripit sila pag nanalo sila dito mga Bestie Wap. And si, speaking of Grand Finals, syempre, best of 5 tayo. So, sa mga bulagan natin, ano tayo eh. Best of 3, so ngayon best of 5. So, mas matagal-tagal na laban, mas madaming chance pwede bumawi, tsaka mas madaming pwedeng ilabas na bagong panggulat. Kaya nga, may... Pwede, ako tinanong sila kanina, ano gusto nila? 3-0 ba o aabutin ng game 5 eh? Pero walang naisagot parehas yung mga fan natin. Kasi gusto nila magandang laban, so... Feeling ko, maganda game 5 eh. Oh, ganda game 5 talaga. Para makikita mo talaga kung sino yung ano, yung ready mentally tsaka emotionally. Magtuto, no? Kasi yung iba minsan parang napapagod na, yun din yung problema pagiging pro player. Ang dami mong iniisip, kumbaga. Exactly. So sino mas tatagal sa laban, kumbaga, especially. Tapos nagka-aapigaan na ng draft pagka ganun, pagka gumi-game 5 na. So this time Kufra ang naka-finish pick ito instead of Farsa. Ano, pwede pa nga namang makuha pero Valir. Johed. Okay. So pwede pa makuha dito ni, ano, ni SGD Omega si Farsa. So maganda din siya sa ano. Maganda din siya na pang ano sa Valir. Magandang matchup kapag yun yung nag-aano eh. Kumbaga pagandahan ng positioning kung saan ilalagay yung laglag ng skills nila. Nila Farsa din. Tsaka ang problema lang dito, makapapak din ng SunSparks kasi yes, magpa-farsa sila, pero meron na naka-ready kagad na Johed to counter out. Si Johed ngayon, ano eh, ang kinagandahan kay Johed, nandun yung damage, tas instant lockdown, kumbaga, kaya niya mag-burst, maroon burst ang kanya ibigay sa single target. Tama ka naman dyan. So this time, Bruno din, nang nauna nang kumuha dito ng Marshmallow sa SGD Omega. Kahapon nga pala, ang lupit ng Selena ni, ano, ni Kuya Hayes. So this time, na-respect pa na lang din, pero... Ngayon, walang makikita ang Selena para sa SGD natin. Ito for SunSparks, ang ilalabas nila ay si Tams. So, dito, pwede kasing offlane si Tams, pwede ding offlane si Johed. So, ang ano dyan, ang question, kung mag-double fighter ba sila or magma-marksman pa sila. Tapos magiging support Johed. Kasi meron time support emblem na uso si support the Johed. Si Execration, yung ginagawa si Sire. Support Johed. Sire nag-support Johed. So, this time, pwede nga. Tapos isang tank na lang. Kahit nga, wag na umuha ng tank. And support na lang kunin ng SunSparks. Pwede na eh. Kasi minsan, nakikita rin naman natin yung mga no-tank, no-problem setup na ginagawa ng mga players. Kasi ang kagandahan ng no-tank, no-problem setup, lahat kayo pwede magbitaw ng damage. Oo, at saka pagka-late game lamang na. Kasi lahat kayo, damager na, kumbaga. Tapos, self-sustaining. Oo, maunat-kunat na. Tapos, may damage na rin. Lumalamang ang mga no-tank setup pagka late game na. Kasi pagka may face check yung mga tank ng kalaban, pero lock item na rin halos. Napupunit na lang, madulis na lang din patayin. Lalo na pagka may item na rin yung mga post 4, post 5 natin sa ating mobile sa larong ito. Pero ito na, Carmilla, tinanggal na lang din. Sa bagay, napaka-oping hero din yan. Tapos meron, ano ngayon, OP sila nung partner niya. Si Chameleon. Chameleon, ibago. Bago hero, di ko pa nga nagdamit, kahapon lang yan. Naka-automan pa nga pala yun, by the way, sa mga nagtataka. Lagi naman yun, guys, kapag may bagong labas na hero, para hindi maging unfair na meron kasi tayong advanced server, so pwedeng napag-practicean na doon or whatsoever. Tsaka lagi naman pag may bagong nilabas na hero si Muntun, OP, kadalasan OP talaga. Yep, so pinapatagal muna natin yung like 1 to 2 weeks or 3 weeks pa nga, depende sa kung gaano ka OP bago na open sa isang professional tournament na tulad ng ganito. Kasi iba eh, mahirap, tsaka lugi doon sa mga natalo nang wala pang Chameleon. Mga nalaglag na walang Chameleon, tas ngayon magcha-champion yung kalaban nila dahil may Chameleon. May Chameleon, oo. Kumbaga, ang mangyayari pati, agawan pagdating sa drafting. Diggy!
goods din si Diggy kasi may ano, may grabing crowd control na kayang ibigay dito ni Valier. So if ever, alisan na lang nila, takbuhan na lang nila. Kasi ang problema kay Valier naman, oh, grabe yung damage niya. Pero pag nabitaw niya na yung mga skills niya, viable na siya na targetin. Madali na lang din patayin. 8 seconds kasi yun eh, yung cooldown niya, yung cooldown ng seconds. Di ba ka, ano ba yun kami? Cecilion pala. Cecilion. Kasi love team sila, akala ko Carmi. Carmila at Cecilion. Sheikha Alruwali, shoutout sa'yo. So for right now, Rishantel, we have 1,474 shares. So share nyo to sa inyong timeline publicly. Uy, pingi. Yan. Share nyo to sa inyong timeline publicly para makasali kayo sa ating free 1,000 diamonds giveaway. If you reach 2,000, 2,000 diamond giveaway ang pamimigay natin this best of 5 grand finals. Ayan, mahaba-haba. Yan, oh. Oh, diba? Nagkamali pa nga tayo. Hindi, halatang hindi pa natin din alam yung ano. Yung Imalin. Bagong hero. Yun yung tawag sa love team Kahapon nila. Kahapon pa lang naman eh. Oh. Yun yung tawag sa love team nila. Shout out kay Darwin Del Rosario watching here from Saudi Arabia. Yan. Naupo. Pati sa mga shares natin dyan. Arvin Morales, shout out sa'yo. Bran Lloyd. Pero syempre mamaya na yan dahil welcome back sa Land of Dawn para sa ating SGD Omega versus SunSparks Grand Finals. This is brought to you by Unipin, Cherry Mobile, and Steel Series. Naupo. Pakilala lang natin to, Ate Chantel for SunSparks, Nadia Cole. Nadia Cole for Valir, Tini Cole for Johed, Jaja Cole for Carrie, Jack Cole for Hylos, at Gina Cole for Thams. Grabe naman yung Cole family natin. Pero ito, on to the blue side, that is SGT Omega, mga kaibigan. Heat ang gagamit ng Kufra, Hajizi naman on the far sa Boom Kapul. On the Diggy, Kenji naman para sa Basha and Toshi with the Bruno. Oh, ito na. Tamang invade lang din naman ng buff, mga kaibigan. Pero nag-fail ang SunSparks, at least they have tried. Sinubuan lang din naman nila, tsamba ang makuha lang din. Pero yun, pati ito, first blood yata. Ayun na nga. Grabe si Tinicol ng ano, ng balibag. Oo, ng balibag tayo, mga kaibigan. Iba din tong ano na to. Si ano to, si Kiluwash nga pala. Si Kiluwash, si Tini. Tinicol. Parang kakaiba yung mga ang kanagandaan sa mga pangalan nila, talaga nagkasundo sila. Oo. Naganto yung mga magiging pangalan natin, kumbaga. Sabay. Basta. Pero anyways, first blood agad dito para sa Team SunSparks, mga kaibigan, at padating sa golden lamang na mga besiwa. Pero dito si Nadia Cole, nabigyan pa nga ng dumapa, isa. Mga hirap magkasta. Maagagang pagdapa yun para kay Nadia. Naupo, pero walang din ang crab. Nireset ni Johed. Ay, okay ah. Alam ko, re-reset eh. Pero, kinaya ng damage. Lihabol. Ako po, 1-1 tayo this time around. Maagagang banataan, pero yung mga tier 1 tower na early push, within 2 minutes, wala tayong makikita. So far, so good. Ito dito sa SunSparks, ang kinagandahan yung ikot nila continuous. Pero hop, yan ako, grabe naman dito. Pero ito na ang feathered edge strike galing sa ating far sa mga kaibigan. Pero the call or the Hylos dito. Pasok. With that revitalize, pero ay, si carry Toshi with the kill. At dalawa ang napatumba for SGD Omega. Naopo, this time lumamang ang SunSparks bigla. Ang ganda ng initiation capability na pinakita ni Joy doon. Nakala natin eh, hindi magpapansinan. Biglang binato. Ang layo ng pagkakabato doon, mga bestie. So, at saka, ang ganda ng ano, ang ganda ng ginagawa dito na gameplay ng ano, ng SunSparks with the Joyhead. Kasi inaantay nila na, actually nagpa-front siya, pero minimake sure niya na meron siya mababato palayo talaga. Oo, yun ang ano niya din doon. Pero sa bagay, tingnan natin, may one kill na shot, one assist. So, this time, siya ang parang support Joyhead dito. Sa pinag-usapan natin sa draft, at si Thams naman na magiging offlane. Si Joey dito, tamang gala lang ng gala eh. Walang matinong lane, kumbaga. Tamang ano lang din. Tamang rotate lang ng rotate. Sabagay, nasa kanyang ano eh. Para siyang Kaja kasi. Sakasakali. Or Cho, di ba? Once na ready ang ejecto, pwede silang pumitas. Oo, pero yun ako po. Grabe naman, napilitan agad dito. Mag-time journey ang digi natin. Pero yun, hit with a kill. Pero kita natin dito, padating na rin naman ang SGD Omega. Boom, kapul! Nako po, wala na ultimate yan, mga kaibigan. And ayaw talagang ibigay ng SunSparks dito ang red buff para sa isang marksman or the Bruno. End of cam kill, mga kaibigan. Nagbigayan lang din naman, okay. Hajizi at si paring Kiluwash natin. Nagpapraktisan lang din naman sa top lane kahit di napapansin. Bridge spine sa bottom lane, jungle na yon, grabe. Pinipilit pa rin talaga ng Sunsparks or pinapaitan ng Sunsparks yung aggressiveness nila to the point na umaabot sila sa pag-invade ng buff kay Bruno. Oo, tsaka ano dito eh, kumbaga yung Sunsparks, ano lang talaga sila, tayo lang sila.
kung ano yung objective na pinunta nila doon, minimake sure nila na magagawa nila. Pero Toshi dito, kamunti ka na mamatay. Grabe yung damage na binibigay dito ng Valir. Just to zone out the players na gustong mag-contest ng ating Turtle. Ayun na. Yui, nakuha pa nga mga kaibigan. That ultimate from Farsa. Pero think Farsa dito, napasubo lang din. Walang kasamang kakampi. Pero buti na lang, nakupo na pag-transform sa Ebon sabay disengage sa bottom lane naman. Gina Cole with an off-camp fight against Kenji. Boom! Patay. Nabangga mga kaibigan. Yun sa gasa talaga ang ginawa dito niya. Paring Kenji natin. Ito yung ano, interesting op. Wait lang. Nakapag-flicker out si ano, okay. Si Nadja. Flicker sabay purify ng ultimate niya. Na ano na agad. Nabuhay na si Kuya Nadja dito. Ito yung ano, kay sa SGD Omega. Si Basha yung nag-offlane. Ah, oo nga, kanina no? Pa nandun si Kenji sa may bandang bottom lane, which is very interesting. Nakita natin na defend naman niya against si Tams. Pero ang question dito, kung paano kung gaano nila itatagal yung gantong klaseng gameplay. No? Kung gaano nila masusustain yung gantong ating play. Pero ito, 4-6 ang ating score mga kaibigan. 4 minutes and 54 seconds para sa ating laban. So far dito for SunSparks, sila ang lamang pagdating sa gold. Ang kinagandahan naman dito for SGD Omega, hindi pa sila masyadong nasisiraan ng Tore. Kumbaga, hindi dire-diretso yung nangyayari dito na ginagawa ng SunSparks. Madali pang basahin. Maluwag pa, masikip pa ang mapa para sa mga overextension na kanilang gagawin. Pero sa bottom lane dito, ang tutusin, pwede nilang palagaan. Apat sila dito. Mga kaibigan, Basha trying to escape. Yun na naman. Kaya nga lang din yung takasan talaga. Isang maganda pinakita nila dito. Basha off lane. Well, effective nga naman. Pumatagal yung tore nila. Pero at the end of the day, well, matataba yung SunSparks. Maganda yung rotation na pinapahit. Tsaka yun, nakasira pa na ngayon isang tore dito yung SunSparks. So, dito for SGD Omega, may kita natin mamaya pagdating sa team fight. Kasi may additional tank sila nani. Na grabe mag-sustain na anti life steal. Pero, flicker out dito para sa ating Kubra. Kamunti ka na doon. Si Bessie Wap natin na si Jaja. Pero nakatakas pa nga. And mga kaibigan, ito na pangalawang turtle para sa ating laban. Gina, naiwan dito sa may bottom lane. Pero tingnan natin kung makakatakas ba. Ayun, nakatakbo lang din with a purify mga kaibigan. And turtle has been taken here by the Hylos. Okay na. Sabagay, nag-1-1 na sila dito. Pagdating sa turtle, kanina kasi naagaw ni Farsa. Nakalibre ulti. Tapos ngayon, nabuti na secure naman ng SunSparks. And by that, 4K gold lead kaagad ang meron ng kalamangan ng SunSparks for that early stage. 6 minutes pa lang tayo. Oh, top farmer para sa ating laban mga kaibigan is the carry with that 4.3K gold. So, kita nyo dito, ang laki ng kalamangan as compared to the Bruno. Pero yung nga na nahuli ng mga kaibigan dito, sinasabi natin mataba. Ayun na, Jack Cole! Boom! Talagang mapapa-Jack! Pero hindi, naku po, eto na, lalaban pa din mga kaibigan, buhay pa! Ang tigas ni Jack mga kaibigan! Ayun nga lang si Kenji. Ang nabigyan mo kang turnaround kill pa sana o may kasamang damager, pero at least Jack is still alive. Gamit na gamit yung revitalize dun niya, paring Jack natin or the Hylos mga kaibigan. So, kinagandahan dito for SunSparks. Meron din silang sarili mga sustain, kumbaga, for the Hylos. Alam naman natin yan, makunat talaga siya. So, sayang another kill na sana yun for SGD Omega. Although, may kita naman natin yung damage output na kaya nilang ibigay. Exactly. Siguro kung yung back siya yung sumugod-sugod dun sa Hylos, pwede, mahihirapan yung Hylos. May tanggal kunat talaga doon kasi yung revitalize. hindi na gagana. Una ka na? Okay. Bye-bye. Not sure. Ito na mga kaibigan. 5-7 ang ating score. Grabe. Ito yung ang kinagandaan sa mga pangalan dito ng SunSparks. Reminder na kailangan lagi masaya. Pero yun, mukhang mahabol pa nga dito. Pero yung low life with Winter Truncheon dito para sa ating Valir. Patay lang din dito ni Haji si mga kaibigan. Pagdating sa Hero Kills, humahabol dito ang SGD Omega. Kaso yun nga lang, naano sila sa mid. Suffocate, kumbaga. Oo, kumbaga nakokompress sila sa may middle lane. Pero may kita naman natin dito with the Bruno, nandun na rin naman na ang damage. Pero purify agad against that reverse time sa middle lane natin. Ako po, nakapatay na naman dito. Isang kali natin mga kaibigan, Genji! Yun, double kill. Para ay Jaja, mga besties. Tuloy pa din ba ang boxing? Hindi, na-disengage lang din ang Farsa. Bottom lane natin, still the same. Kanina pa din to, bakbaan lang. Pero ayun, medyo malambot. Nako, yan ang kinaganda dito sa SunSparks dahil wala naman silang support. Nagka-late game man, pwede nilang pitasin tong digi dahil malambot na to. Siguro 15 minutes. At saka dito for SGD Omega, hindi nila masyadong na-maximize yung kanilang digi
Oo nga, no? Actually, even for the Farsa, pero ito, naku, na-ejector pa nga si Parentosha natin against three players, mga kaibigan. Ayun pa tayo, Haji. Hindi ko nabigyan nila yata ng isa. Pre-hit with a bouncing ball. Talaga gusto nila. Hindi na kinain na revitalist, mga kaibigan. Pero boom ka, Paul. Way na kill mo kang turnaround kill pa for the SGD Omega. Patay din ang isang high loss, mga kaibigan. Nakakita na naman. Pero, uy, ayun pa. Tuloy pa rin yata ang boxing NG dito. Hindi. Depend lang din nang Tore, pero basag yata. Ayun, basag sa minion. Pero tatlo, I mean dalawa ang dumapa on both teams. Wala pa naman Lord, wala pa rin masyadong big deal kung sakasakali. Tore muna so far at si Kenji dito. I mean si Gina Cole talagang eyes on the prize. Kanina pa sa bot. Hindi sumasama na nga ng mga pitasan eh. Kumbaga ano eh, dito sa Tams ang nangyayari, pride niya yung bottom lane eh. Oo, hindi ko to. Akin to. Kumbaga hindi nababawasan, tapos nabopush ko pa. Exactly, tama na sa kanya yun. Tama nga. Tamang tambay na lang siya doon. At least nape-pressure nila dito ang SGD Omega at hindi nakakasama sa clash si either si Baksha or si Toshi yung marksman. Toshi natin with the 0-4 medyo mahirap na yan pagka ganyan naka-bounty hunter. Tsaka ano, ang item pala niya ano, endless battle. Siguro ito for SGD Omega ang pinakamaganda gawin is as much as possible eh makapitas pagdating sa team fight ng paisa-isa tapos disengage na. Yun ang ano nila. Kumbaga no? Para makahabol sila. Kasi yun nga lang, pag ginawa nila yon, lagi magkakaroon ng Tams na mag-split push sa kahit anong lane na. Laki na ng space dito ng SunSparks na meron mag-split push. Kaya nga, kahit hindi pa nila nakukuha yung tier 1 tower sa mid lane, eh okay lang kasi yung top at bottom, kalbo na. Kumbaga, pwede na siya lumipat. Tsaka may Johid din sila eh. Kung hindi yung Tams, yung Johid yung si Segway. Pero yun nga lang, mga kaibigan, pwede. Walang kasama yan. Nasty, ano? Nasty ejector, mga kaibigan. Kumbaga, isa lang yung humahabol, nakadikit sa kanya, pero nabato niya. Na-stun pa niya parehas. Yun yung kinagandahan din. May stun na kasama, mga kaibigan. Dahil dyan, 8-11 natin score. 10 minutes and 30 seconds para sa ating laban. So far, for SunSparks, maganda yung pinapakita nila dito. Pagdating sa rotation talaga, it's more on the rotation dito for SunSparks. Yep. Pero lagi natin sinasabi pagdating naman dito sa larong Mobile Legends, meron pang Lord na pwedeng agawin at marami talaga pwedeng magbabago agawin. Ang atakbo ng mundo pagka itong Lord eh kukunin mo na para ikapanalo nyo, makaagaw pa sa'yo. Eh nagiging tumapta at tablaan laban tumabot ng late game. Pero most likely heto na ako po tamang face check lang mga kaibigan si Jack Cole. Kung mamatay pa rin pag ang Glorious Battle kailangan niya kapiyan na buwan Lord dito. Mga kaibigan pero tuloy pa rin ang boxing si Hit dito nabigyan na ng isa. Sabay disengage naghahanap pa ng iba mga kaibigan pero mukhang tama na. Disiplina na nasa atin ang Lord, relax lang, wait natin ang Lord. Pero actually dun po, para sa SGD Omega, maganda yung pasok ng ano, maganda yung pasok ng pangalan niya ng Kufra. Mataas yung chance na nagagawin na SGD Omega, pero good thing for the SunSparks, na-secure nila ang isa sa pinakamalupit ang objective natin dito. Knowing the fact, walang retribution ng SunSparks. Yun yung so ano, that's the crucial play doon. Yun yung mahirap din ngayon sa meta. Parang uso kasi ngayon yung wala na talagang retribution. Para more on na pantakas or kaya pang engage sa team fight. Pero so far dito, unang Lord pa lang naman yon for SGD Omega. Madali pa yon for them to defend. Kasi yun nga lang, makakompromise ang iba nilang turrets. Yun nga lang, dapat stronghold lang sila dito. Dapat yung Lord ngayon, sinasalubong na nila as early as now. Pero dahil sa aggressiveness ng SunSparks, eh hindi nila malapit masalubong yung Lord para mapigil na sana yung pag-spawn ng mga malalaking minion. Oo, tsaka ano dito for SGD Omega, kailangan magkaroon sila ng isang magandang set. Coming from the Kufra. Isang magandang set lang, pwede yun ano, with the wave of the world. Dito ni paring Bruno natin. Mataas yung chance, kasi di ba pag tumatalbog yun, bababa din yung defense. So pwede dumiretso dito ang SGD Omega. Pero for SunSparks, kailangan hindi sila masyado maging maasim, lalo na si Johed, yung biglang papasok. Kailangan pagpapasok siya, sure na mababurst, kumbaga. Huwag niya sayangin pagkaata, kasi pag pumasok to, si Johed tulad niyan, eh baka no, turning back na yan, mga kaibigan. At least, patay na nga siya doon, mga besties. Pero Tore lang din naman ang kinuha objective, may trade na makukuha. Pero ulti lang din para kay Farsa. Ito na si Hit, magsiset up play na ba? Pero hindi, naku, matatanggalan ng pakpak. Nawala na immortality dito, mga kaibigan. Hindi na nasagip pa na SGD kung Omega ang kanilang tanke. Grabe na yung damage din dito ni, ano, ni Jaja. Pwede na yung carry dito na mumunit na rin. Sa bagay, Baksha tsaka Kufra, wala na, hindi na makaka-display sa carry to. Itingnan natin ang item, Golden Staff plus Endless Battle. Pwede na, punit na nga naman ang dalawang tank dito. Dito kasi for SGD Omega, ang pinakakukuha na talaga ng damage nila is si Farsa at tsaka si Bruno. Kasi tinanong natin for the Basha, ang item niya din is tank.
kumbaga, yes, in-offlane nila kasi kaya mag-sustain. Kasi yun nga lang, hindi naging effective yung initially na naging plano nila. Kaya ngayon, medyo kulang tapos sila pagdating sa damage. Yep. Hirap sila sa clash. Yung talaga ang asahan lang nila dito, magandang setup plus kay Kufra or magandang bitaw ng time journey ni Diggy. Kasi kapos sila sa damage output, wala na. Hindi sila makakabirth dito. Baka kahit yung Hylos, gagangster-gangster. Or even Tamus nga siguro, di ba? Papasok-pasukin na lang sila. Oo, pero, grabe naman dito yung Valir, ayaw mamatay. Oh. Naka-winter trench na, tas yung ulti niya pa. Pero bottom lane, mga kaibigan, nasira na dito. Pero yung nabangga lang din, si Kenji mga kaibigan. Pero yun, punit sa isang carry time journey. Nagamit na Hajizi. Kamuti ka mamatay na iwan. Ang dito, ang Tams, pero disengage na lang din. Pero mukhang ano to, for SunSparks, ganito lang gagawin na lang gagawin. Oo. Kumbaga, ano lang nila, i-pressure lang nila ng i-pressure. Yung ibang lane tapos bigla-bigla na lang may pumupush sa kabila. Eh, dapat nga lang naman kasi hindi sila makapalag din naman, or rather, hindi sila hindi makapalag, pero madaling dumepensa for SGD because of Farsa. Other than that, kung wala sigurong Farsa ng SGD dito, baka tapos na ito kanina pa. Kasi mahirap depensahan pagka ganito eh. Pre-pressure ng pre-pressure ng SunSparks. Ang tama yung sa Farsa din. Tsaka mabilis mag-clear pag meron kang Farsa. Actually sa Farsa maganda siya kapag ka nagde-defend kayo ng Torre, pero yun na. Nagamit na ang parampa dito ni paring Jack natin. So for SunSparks dito, talagang pag may nakita ka, palag. Oo, laban lang din sila dito. Kahit anino nga, pinapalagan nila sa bagay. Sabi na rin naman natin kanina, pagka nagka-late game, lamang na itong mga two fighter setup kumpara sa double tank one support. Kasi sa damage output pa lang, kahit sino dito po, kayang pumatay. Even Johead, tsaka Tamus. Hylos lang talaga ang pinakawalan damage. Kasi Hylos dito, hindi naman masyadong napatay. Kumbaga may item na rin siya. Pero kita natin dito, glorious pathway mga kaibigan sa may bandang likod ang isang Valir. Pero yun nga lang, killing spree na dito para sa carry natin. May immortality pa dito, pero Hajisi. But wings by wings, ng ultimate pa nga dito, feathered airstrike mga kaibigan. Pero Toshi, nag-hit lang din naman. Napakalalim niya, nakaabang ang bouncing ball. Boom. Plus the reverse time, patay dito ang Tamus talaga. Na. Pero yun nga lang, the good news for SunSparks. All three towers ng SGD Omega na basic na nila. Pa-commit-commit lang tayo ng isang death. Basta't ang tuloy-tuloy pa din ang pag-ano natin, pag-abante, okay lang. For that, yes, namatay si Tamus, pero kapalit naman nun, tier 3 tower sa top lane. Plus, a Lord. No. That's level 2 pa yan. So, nag-advance sa mga skills nila. And of course, syempre, lumaki ang damage ng isang Lord. So, item check tayo dun sa parang Bruno natin, mga kaibigan. So, for the Bruno, meron na siyang Scarlet Phantom. Pwede na. Actually, may damage na rin talaga to. So, immortality na lang sana yung last item, no? Pwede, para sasali magbigay ng engagement or ng clash. Meron pa siya second life, pero here comes the Lord. Patok na! Time journey has been popped lang din naman na kontra ang konti, mga kaibigan ng SunSparks. Nahirapang pumasag, pero si Kenji, yun nga lang ang back siya, wala nang kawala. Yung Lord dito, mahampas-ampas lang, pero think, nakaw-de-depensahan pa rin ng SGD Omega. Still the same, mga kaibigan, wala nang buhay mga SunSparks this time. Pwede nila itong gangsterin. Pero si lang, aray! Panakapatay dito. Pero tower lock na yata para sa SunSparks, mga kaibigan. Game number one! Goes to SunSparks! Nako. Isang magandang laban dito. Pinakitaan ng SunSparks. Dire-diretso lang. Hindi ka pwede lumiko. Hindi ka pwede umatras. Oo, at lasing na lasing. Pabilis ng pabilis.